So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Alam naman po natin na walang kwenta yung ginawa nga po ni Bato na hearing regarding po sa PDEA leaks. So, ngayon, merong request ngayon ng ang congressman na mag-public apology itong si Bato. So, kayo ba, agree ba kayo doon na kailangan mag-public apology ni Bato dahil dyan po sa ginawa niyang hearing sa Senado na umabot pa ng apat na hearing. Umabot ng apat na hearing at posible pa maging lima. Posible nung nakaraang araw pero ngayon mukhang imposible na ata mangyari yun. No? So sabi dito, no? So basahin natin ito. Sabi dito, no? Bato owes PBBM a public apology, says Solon. Solon, okay? So sabi dito, no? Senator Bato de la Rosa must issue a public apology to President Marcos in case the whole PDEA leaks investigation ends up achieving nothing but besmirching the latter name. House Assistant Majority Zambales 1st District Representative J. Conghun. Si Conghun pala to, no? So kayo ba mga kababayan, agree ba kayo dito? Na kung wala po napatunayan itong PDEA leak hearing nga po ni Bato de la Rosa, so mayroong utang po si Bato de la Rosa kay PBBM na public apology. Agree ba kayo doon? So pag-usapan natin to kasi hindi lang yan. Meron pa yan dito, meron pa yan. Okay? So sabi dito, no, basahin lang natin to dito, no. Sabi dito. Okay, Senator Bato de la Rosa must issue a public apology to President Marcos in case the whole PDEA leaks investigation ends up achieving nothing but besmirching the latter's name. Okay? Those said, so continue natin, no. Kung wala na patunayan dito sa hearing na ito, sana ano, ako'y nakikiusap kay Senator Bato, we call on him to make a public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi nga po ni Conghun yan. So mas maganda mga kababayan, panoorin na lang po natin yung statement nga po ni Conghun. Okay? Sige, panoorin natin to, ha. Na hearing, no, ni Senator Bato de la Rosa. At kung walang napatunayan dito sa hearing na ito, sana, no, ako nakikiusap kay Senator Bato, we call on him, no, to make a, ano, no, public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos, dahil talagang ang dahilan lamang ng committee na hearing ng committee na ito is para ipahiya, no, ang ating pangulo. So nananawagan ako, nakikiusap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya, no, sana, no, humingi sila ng tawad sa ating pangulo dahil talagang dinadrag nila yung pangalan, yung malinis na pangalan ng ating pangulo, lalong-lalo na sa mga usapin na wala naman talaga siyang kinalaman na ano, no, dito. So yun po ang panawagan ko, no, isang public apology, no, galing siguro kay ano, Senator de la Rosa. So ngayon mga kababayan, no, so meron na po tayong apat na hearing diyan nga po sa PDEA leaks po na yan. At diyan po sa apat na hearing, meron naman na patunayan. Meron naman na patunayan. Ang napatunayan natin dito, sinungaling si Morales. Pero kasi mga kababayan ito, no, pakita ko lang sa inyo to. Okay, taga lang. Kasi mga kababayan kasi. Okay. Ang problema kasi dito mga kababayan, dito po sa PDEA leaks po na to, ito, ah. Ito na ba 'yon? Ito. Ito yung mismong dokumento nga po na ginawa nga po ni Bato de la Rosa, 'di ba? Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So ito nga po yung PDEA leaks. Diba sa Senado ito. So ito po ay isang ano bang tawag dito? Okay, taga. Moto proprio. So ibig sabihin po sino moto proprio mga kababayan, mabilisan or agad-agaran, urgent. Ayan po yung ibig sabihin kasi ng moto proprio. Ang nakalagay naman yan dito, eh. O diba? Sabi dito, no. Teka, lakihan natin. Para mas maganda. So sabi kasi dito, okay, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs will conduct a motu proprio public hearing
and investigation in aid of legislation on Tuesday, April 30. So ito yung unang hearing kasi. At mga kababayan, dyan po sa motopropio nga po na ginawa ni Bato de la Rosa, wala siyang nakalagay kung ano ba talaga yung pinaka purpose ng hearing. Ang nakalagay lang dito, alleged PDEA leaks and 1.2 tons of shabu seized in Batangas. So hindi malinaw mga kababayan, sa mismong dokumento nga po, sa mismong motopropio document nga na pinapirmahan ni Bato de la Rosa kay Senate President Mig Zubiri, walang malinaw doon kung para saan yung PDEA leaks. Kung pag-uusapan ba dito yung laman mismo ng dokumento or kung pag-uusapan ba dito yung kung paano nag-leak yung dokumento. At nakita rin naman po natin yan sa mismong hearing nga po ni Bato. Pero mga kababayan, kasi ang punto kasi dito, ano yung naging implications nito sa mga tao? Ano yung naging implications nito sa mga tao? Sa totoo lang mga kababayan, mas naging interesado pa yung mga tao, especially yung mga bitter, hindi tungkol sa ano. Hindi sila interesado kung paano nag-leak yung dokumento. Mas interesado sila dun po sa nilalaman ng dokumento kung totoo bang gumagamit si PBBM. So syempre mga kababayan, pag ito po ay napag-usapan on public, nakakasira naman po talaga ng pangalan niyan ng ating presidente. 'Di ba? Agree naman kayo doon. So ngayon nga, dahil walang napatunayan si Bato, wala nga siyang naipasang house bill eh, na batas eh, naka-apat na hearing na siya, wala pa siyang nagagawang house bill. So ngayon, agree naman ako doon na dapat nga ngayon pa lang mag-public apology na nga itong si Digong, si Bato. Sorry, si Digong tuloy. Si Bato. At mga kababayan kasi, buti na nga lang kasi mga ka-streetways, no? Kung makikita natin dito. Kasi si Bato kasi yung ano eh, di ba? Si Bato yung mismong ano, yung mismong chairperson. Buti na lang mga kababayan, yung mga vice chairperson nito, buti na lang, andyan si Jinggoy. Si Jinggoy lang. Buti na lang nandyan si Jinggoy. Kung wala si Jinggoy dyan, lalamunin po ng buhay ni Morales si Bato. At regarding dyan mga kababayan, ito ha, may gusto lang akong ipunto dito. Okay. So dito po kasi, ang problema din po kasi ni Bato at saka ni pangalan nito, ni Mig Zubiri, di ba? Especially si Mig Zubiri, pinayagan niya na magkaroon po ng hearing itong si Bato. Na in the first place, kung makikita niyo naman yung dokumento, BS talaga itong dokumento na to. BS yan mga kababayan. Kasi unang-una, walang control number. Well, na-explain na po yan dun po sa hearing, kaya nga walang control number kasi nga hindi ito natanggap ng PDEA. So, ibig sabihin nun, kung walang control number at hindi ito natanggap ng PDEA, ibig sabihin nun, hindi ito PDEA leaks. Hindi ito PDEA leaks. Morales leaks lang po ito. Morales leaks lang po ito. Hindi ito PDEA leaks. So, ang problema kasi dito kay Mig Zubiri, pinayagan niya na magkaroon po ng hearing si Bato nang hindi man lang nagre-research. May mga researcher po yung Senado. Pwede namang gawin ni Mig Zubiri na, o ito, mayroong request si Bato na motopropio. O kayo mga researcher ko, pag-aralan ninyo itong mga dokumento na to kung tama lang na magkaroon po ng public hearing. Kasi pag public hearing kasi mga kababayan, mapapanood ng mga tao yan. Oh. At dito mga kababayan, kung nag-research lang sana itong si Mig Zubiri, si Bato, wag na natin asahan na mag-research yan kasi DDS yan eh. Kung nag-research lang sana itong si Mig Zubiri, dito na makikita natin dito, no? Sa mismong dokumento ng PDEA, yung mismong procedure nila, sabi dito, no? Signatories to the pre-operation operation report. Diba? Nakalagay dito sa mismong procedure ng PDEA. Signatories to the pre-operation report. So yung pre-operation report ng kababayan, ito yon. Ito yan eh. Ayan na nga yun, no? Pre-operation report. So dito ang nakalagay dito, di ba? So, the pre-operation report shall always be signed by the team leader and then noted by either of the following: PDEA National Staff and Support Services, Service Director, or his/her authorized representative, di ba? PDEA Regional Offices, Regional Director, his/her authorized representative, di ba? So marami pong mga signatories ito. Pero dito mga kababayan, wala tayong nakitang ibang signatories kundi si Morales lang.
So dito pa lang mga kababayan, nakita na po natin na merong kapabayaan itong si Big Zubiri. Oh. So ngayon, ito. Kaya ko nga po nasabi kanina na kailangan na po mag-public apology po ni pangalan nito ni Bato de la Rosa kasi po mukhang wala na pong susunod na hearing. Mukhang wala na pong hearing na susunod kasi nga po ito ha. Ito yung sinabi ni Big Zubiri sa kanyang press conference kahapon. Sabi niya dito ha. We're concerned that the Chacha this week is dead. We don't have any Chacha hearings. I'm sure Senator Bato de la Rosa will be taken out of his committee. Ayan ha, sinabi ni Big Zubiri yan ha, na may posibilidad na tanggalin si Bato de la Rosa sa committee na yon. Sabi ni Big Zubiri yan dito eh. Pakinggan nyo ulit. I'm sure Senator Bato de la Rosa will be taken out of his committee. I presume, no? Because isa sa mga punot dulo nitong napangyari ito. yung mga priority bills. Ah, di ba? So wala na. Wala nang susunod na hearing. Kasi kung totoo, na may chance talaga na tanggalin po si Bato de la Rosa sa kanyang committee, so wala na next hearing. Wala na. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, anong napatunayan sa hearing? Diba? Anong napatunayan sa hearing? So ang napatunayan sa hearing, nakaladkad lang po yung pangalan ni Marcel Soriano at saka ni PBBM. Ang napatunayan sa hearing, diba? Sinungaling si Morales. Ayun yun eh. Diba? Pero mga kababayan kasi, well, in my own opinion, no? In my own opinion, para sa akin, okay lang na magkaroon ng hearing. Ulit, para sa akin. Kasi the more na nagkakaroon ng hearing, mas lalong nadidiin si Morales na sinungaling siya. O, kita nyo nga ngayon, nakakulong na nga, diba? Oh. At saka mga kababayan kasi, nakakatawa kasi dito, kita ko pa sa inyo, no? Ito yung interview nga po ni Glenn Chong sa SMNI. So ulitin natin, baka ikaparit tayo na SMNI. So ito talaga yung pinakamotibo talaga ng hearing. Ito ha, panoorin nyo to ha, itong sinabi ni Glenn Chong. Sige. Ang taong bayan is not interested about the kung bakit nag-leak yan. Sino ang nag-leak? Anong parusa sa nag-leak? Diba? Actually, kahit ayoko kay Glenn Chong, totoo yung sinasabi ni Glenn Chong eh. Wala pong pakialam ang mga tao kung sino nag-leak o kung anong parusa sa nag-leak na dokumento nga po ni Morales. Para sa akin, totoo yun. Totoo yun. Kasi nga po, ang pinaka-intention talaga ng mga tao kung bakit sila nanonood or sinubaybayan yung telenovela ng hearing ni Bato tungkol nga kasi dito. Interes ng taong bayan kung totoong nagsinghot si Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga cohorts, high profile cohorts ng white powdery substance. Yan yung issue ng taong bayan ngayon. Di ba? Nagets niyo mga kababayan? Actually nung una kaya rin talaga ako nanood ng hearing ni Bato. Kasi gusto ko malaman kung totoo ba talaga na sumisingot si PBBM. At malamang kayo rin po, ganun din po kayo. At parang wala na nga akong pakialam kung sino nag-leak. Nung unang mga hearing. So ito po talaga yung pinaka-intention talaga ni Bato. Ang pinaka-intention talaga ni Bato, hindi para malaman kung paano nag-leak, kung sino nag-leak. Ang intention talaga ni Bato dito is makaladkad si PBBM regarding po sa paggamit nga po ng droga. O, di ba? Ganun yun eh. So, ang punto dito, nakaladkad na nga po yung pangalan ni PBBM at posible nga mawalan na nga po ng susunod na hearing. So, mapublic apology ka na ba to? Ayun lang yun eh. Kapal ng mukha mo eh. Walang yan na yan. Top-notcher tapos bobo.
top dodger daw sa investigation tapos nagbobobohan, no? So, continue muna natin to. Sabi pa dito. So, ng taong bayan ngayon. Because it presents a moral dilemma not only to the uniformed services establishment, I mean the military and the police, not only to the political establishment but also to the religious establishment and the population in general. O, diba? Ayun talaga yun eh. So tama naman si Congressman, mag-public apology si Bato. So yun mga kababayan, no? So meron pong update ngayon dito regarding dito sa pag-public apology nga ni Bato. So kanina, recently lang, meron siyang press conference at natanong sa kanya doon kung magpa-public apology ba siya doon sa kanyang ginawang hearing sa Senate. So bali, bago natin idugtong itong reaction na to, pakinggan muna natin yung sagot ni Bato regarding dyan sa public apology na yan. Ha? Sige, panoorin natin to. What sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, ano kasalanan ko para ako magingi ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaking kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of Public Order on Dangerous Drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga impormasyon na yan na hanggang lumaki, hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan kung hinayaan ko yan na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari, meron ganun, o hindi natin imbestigahan. So, I don't see any offense. Bahala na, kung sila, tingin nila, may kasalanan ako, then sorry, kung may kasalanan ako. But for me, to seek for an apology, to ask for an apology, to give my apologies, wala man siguro akong nagigawang kasalanan. So, yun, no? So, sabi ni Bato, bakit daw po siya mag-apology, ano daw yung kasalanan niya? So, ibig sabihin nun, hindi niya talaga alam yung ginagawa niya. So, una sa lahat, nakaladkad ang pangalan ng presidente at pangalan ng ibang tao dito, hindi lang yung presidente, pati si Marcel Soriano, pati din po yung mga dating opisyal na pinangalanan nga po ni Morales. So, nakaladkad ang mga pangalan nila, and then ang ending pala is pagsisinungaling lang pala yung napatunayan natin sa hearing nga po na yan. So, ayan ang dapat i-apology ni Bato de la Rosa, kasi nga, nakaladkad yung mga taong nananahimik. So, mukhang wala talagang alam itong si Bato. Okay, so yun, naidagdag ko lang kasi update ito sa replay na to. Yun, sige, continue. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano nga pong masabi nyo nga po dito sa public apology nga na hinihingi nga po kay Bato de la Rosa. So dyan po sa team replay, ano nga po masabi nyo nga po dito? Dapat lang ba na mag-public apology itong si Bato de la Rosa? Kasi nakalagkad na nga po si PBBM eh. At saka si Marcel Soriano na nga rin, no? Tapos, wala pang napatunayan. Yung napatunayan lang, sinungaling si Morales. Kita ninyo, di ba, kung gaano ka busabos itong hearing na ginawa ni Bato, pati itong si James Kumar na ospital dahil dyan sa hearing na yan. Di ba? So, yun na. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat. At dyan po sa 500 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa algorithms po na content po na to. Okay?